sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipo ng line. Sa tahanan man o saan ka man, naroroon tunay. Kaalamang makalangit at biblical na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya sa Mobile Bible School. Ito'y abot kamay na sa bawat aralin tayo'y natutunan. Good evening po muli and welcome to our session 2. Ayan, digital illustration dito po sa ating Mobile Bible School Incorporated. At yun, bago po ang lahat, tayo po muna ay pansamantala po muli na manalangin at i-acknowledge natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka po namin na pinupuri at sinasamba. Thank you for this evening, Panginoon, na binigay mo na naman sa amin sa panibagong araw na naman, Panginoon, na kami mo na naman, Panginoon, ay matututo, Father God, sa larangan ito, Panginoon. Bagamat, Panginoon, marami pong pagsubok at isa na nga po, Panginoon, ang distansya, Panginoon. But right now, Panginoon, ay mas grateful po kami, thankful po kami, Panginoon, dahil hindi mo hinayaan, Panginoon, ang mga distansya, Panginoon, na pwede po na makasagabal, Panginoon, ay hindi po maging hadlang, Panginoon, para hindi po kami matuto, Panginoon, regarding sa aming topic ngayon, na digital illustration, Panginoon. Hallelujah. Humihingi po kami ng patuloy na gabay sa inyong Santong Espiritu, Panginoon, na siya po ang patuloy na magbigay sa amin ng karunungan, kaalaman, Panginoon, para po sa lahat ng aming matutunan ngayong gabi. Lahat po nawa ng lahat ng aming gagawin ito, Panginoon, ay para po sa inyong papurihan at pagsamba. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Yan, Amen at Amen. Sa mapagpalang gabi po muli sa bawat isa. At so simulan na po natin para mas marami pa po tayo na sakop ngayong gabi. Ayan. At ngayon, gaya nga po ng simula, ay hindi lang naman po ito lecture lang, kundi may application din po ito after po ng ating session. So welcome po muli sa ating digital illustration session 2. Ayan. At ngayong gabi ay marami po tayong mapapag-aralan. At kung mapapansin po natin dito, ay ito po yung mga hindi ko po na naituro ng mga nakaraan. In-expect ko po kasi na ang bawat isa ay mag-explore mga kanya-kanya. Meron pong mga ilan, ayan, na purihin ng Panginoon kasi nagawa po nila na makapag-upload at the same time makapag-save din. Meron din naman po ang ilan, actually okay lang naman po kasi hindi naman po lahat ay sanay at hindi naman po lahat siguro po ay ganun, nakalalim na po or computer literate. Pero ganun pa man, ginagawa pa rin naman po nila ang kanilang best para po makapag-save and para rin po makapag-upload sa G-Drive. Pero ngayong gabi, ayan, para po sa kapakanan ng bawat isa, ay ituturo ko na rin po kung paano po mag-save ng artwork sa ating app, which is yung Medibang Paint, at ganun din po ang pag-upload sa ating G-Drive. At ganun din po sa continuous po natin na lecture or ano ba yun? Session, ayan, sa ating digital illustration, which is yung layering at saka flat vector. So, mapapansin po natin, nabanggit na naman po dito ang flat vector sapagkat nung una po, ayan, di ba, may mga define na po natin kung ano yung mga vectors, kung ano yung vexel, at kung ano yung mga iba't ibang style. Ayan. Ngayong gabi, ito po ay isa sa mga style, ayan, ng ating vexel and vectors. Mamaya, abangan po natin, matututunan po natin yan, kung paano gumawa at kung ano yung mga iba't ibang style din ng flat vector. So, proceed na po tayo. Pero bagong lahat, ayan, meron muna tayong mga artwork showcase. Ayan, at nagagalak po ako. Masigit na nagagalak ang ating Panginoon sa mga buhay na nagpasa po, ayan, ng kanilang mga artworks. At tunay nga po na talaga napakaganda. At hindi, kumbaga parang napakaganda at maayos, ayan, for the first time. And in-expect ko kasi halos lahat dito is talagang assuming ko lang din po na first time. Pero yung talagang kung paano po kayo gumawa, kahit pa paano ano, talagang para meron na kayo knowledgeable about sa digital illustration. At talagang hindi rin naman
po ako nabigo. At nabihirin mo talaga naman po ako binigo regarding to your skills. So ito po yung mga i-showcase po natin ngayong gabi. Ayan. Ito po yung kay Ma'am Ana Rowella. Ayan. Ang kanyang mata. Pangalawa po kay Ma'am Bernaline Basquinas. Ayan. Palakpakan naman po natin. Virtual clap naman po tayo. Ayan. Kay ano, kay Kuya Dab. David Paul De Vera. Ayan. Napakaangas. Ganun din po kay Sister, kay Ma'am Grace Ann Bumuya. Forgive me po kung may mga ano po ah, may mga mali po sa apelyido kasi nag-base po ako sa ano Facebook account niya po. Ang galing po ng ginawa po dito ni Ma'am Grace. Pero meron po ako nakita kanina na same ano niya po eh, same style niya. Ang ganda ng ginawa niya rito. Yung parang ano siya. Nakalimutan ko na po yung tawag dito. Hindi niya ni fill in para siya, para po siya anime. Ganun. Pero ang ganda po ng style pati yung strokes. Ayan. Purihin ang Panginoon at ganun din po ito. Ito po yung parang magkapareho ng style. Ang tawag po sa ganito na style is stencil. Para po siyang ano, black and white lang ganun. Tapos bold po yung type niya. And kaya ako po sila pinagtabi kasi halos magkapareho din po sila talaga ng style. Which is good. Ayan. Ang ganda po kasi nilang ano, para po siyang rough style ano, na line art. And it was so good. At proceed po tayo. Ito rin po kay... Ay, wait lang. Banggitin ko naman. Ito po kay Sir Franco Sangrio at kay Sir Jun Casolienta po. Yan. At ito rin po kay Sir Jose Bongat. Okay na okay rin po. Kaso hindi lang po white yung background niya, ano. Pero okay na okay lang din naman po. Yan. At may highlight din po siya na kulay puti sa kanyang mata. Meron din po kay Ading Sara. Ganda rin. Kasi ito, feeling ko buhok niya na to. And ang ganda kasi hindi lang mata yung ginawa niya, kundi yung parang alam mo na kung nasaan na yung hulma ng ano niya, ng mukha niya. At nakikita na agad dito kung nasaan yung hulma ng mukha niya. And magandang maganda rin. Ganun din. Ito yung simple yung sinasabi ko kanina, yung kay Sister or kay Ma'am Grace na kamukha ng ka-style niya. Ano? Ang ganda. You know, daming buhok ko. Pero ang ganda po ng gantong ano, ganda ng gantong style. Kanina to? Ay, kaya nga pala to, kay Angela. Daming strokes. Pero parang nakakapagod to, di ba? Daming stroke. Ganun ka ng ganang gawin ka ng gawin. Anyways, ang ganda. Ganun din po kay Ma'am Teresa. Ito po yung humabol. Ayan, ng kanilang artwork. Ayan. Kilay on fleek. Then, ang mata. Ayan. Pero siguro po nakalimutan lang po i-hide ni ma'am yung mismong reference. Ayan. Pero okay lang naman po yan. Open po. Open naman po tayo for the next improvement. So ayan po yung mga artwork showcase po natin ngayong gabi. And we appreciate your efforts. Ayan. At nawa sa mga susunod pa po natin na showcase ay marami na pong gumawa at the same time. Ay magpasa na rin po ng maaga para makamana po natin, maihabol po natin sa artwork showcase. At ganun pa man, kung meron pa naman po mga hindi nakakapagpasa, ayan, sige po, ipasa lang po natin at try po natin ihabol ito sa next po na artwork showcase. Yan. So proceed na rin po tayo sa proper saving regarding to our pwede bang paint or app application natin. Ganito po mag proper save. Ayan. Kung mapapansin nyo po, punta po tayo dun sa pinaka kung saan na tayo nagdo-drawing or naka-drawing na tayo. Unang-una po dito, sinabi po doon, pindutin yung tatlong lines sa left downside ng screen, which is ito po. Ayan. Then after nun, may magpapakita po dyan na, ayan, export PNG or JPEG files. Then pindutin nyo po iyan. Tapos, pangatlo po, ipiliin po natin yung PNG. Ayan. Pag PNG po kasi, kung ano po yung naka-default na kung ano itsura niya ngayon na as is, ayun po yung masasave. Pero kapag PNG po na may transparent, sabi niya po doon, ang magiging mangyari po, ito po, papakita ko po. Meron po nag-save na isa eh. Ayan, ganito po yung magiging itsura niya. Kasi transparent po siya. So, ibig sabihin, ito pong mga grayish na po yan, grayish white, transparent po yan. Ibig sabihin, wala po siyang background. Wala po siyang field. Hindi po puti yung background niya, kundi invisible.
Kaya nga po sinabing transparent. So, balik po tayo doon. At ganoon din po sa baba, JPEG. Same din sa PNG, pero mas high quality po ang PNG kaysa po JPEG. Yan. Then, after nun, kung titingnan po natin sa gallery, kung kakalkalin po natin nun, nandun na po siya. Nakikita na po natin yung ginawa po natin na artwork. Then, pusin na po tayo sa proper din po na pag-upload sa G Drive or Google Drive. Copy nyo muna po muna natin yung link, which is ito po yung pinaka-best example mo po natin, yung session number one task po natin, yung pinaka-unang task po natin. Ayan. Then, pumunta po tayo sa browser. Any browser po ito, pero ang ginagamit ko po kasi, Brave browser, kasi wala pong ads. Ayan. Pagkapunta po dyan, i-click lang po itong tatlong dots. Dito po sa Brave na sa baba. Pero yung nasa ibang browser po, nandito po sila din sa taas. Gaya po ng Chrome. Dito po siya sa right side, top right side ng screen. Pipindutin nyo lang po yon, then may makikita po kayong desktop site. After makapi at makapasok sa link, hanapin nyo po yung tab or tatlong dots para ma-access yung desktop site. Ang gagawin po nito, desktop site, parang magiging ano siya, computer. Computer type ng Google or browser natin. Yan. Kung ano po yung nagpakita dyan, parang ganyan pwede din po yung itsura ng nasa laptop. Kasi po, hindi po pwedeng mag-upload sa Google Drive gamit lang po ang browser using cellphone. Pero kung i-desktop site po natin siya, yan, malaya po tayo na kung anong pwede natin gawin. Makakapag-upload at makakapag-upload na po tayo agad. At ayun po, ang gagawin lang po doon, long press lang po dyan ha, kahit saan po dyan. Yan, long press. Then after nun, may magpapakita po na ganyan. New folder, file upload, folder upload, yan. Pero ang papiliin lang po dyan, kasi mag-upload lang naman po tayo ng dalawang or file or isang file, ito pong pipiliin po natin. File upload. Then, after po nyan, pwede na po tayong pumili na mga i-upload po natin. Or pwede na natin i-upload yung artwork po natin. Pero kung sa tutuusin, napaka-general po nyan. Ano, pwede po kayong gumawa or gamitin ang Google Drive as a secondary storage po natin. Kung wala na po kayong mga storage sa cellphone nyo, pwede po kayong gumawa ng Google account para po another 15 gig storage. Ayan. At libre po yun ng Google. Wala po kayong babayadan. Pero kapag nag-exceed po at gusto niya po ma-extend, within that 15 gig na offer lang po ng free ng Google, syempre, may bayad na po yun. And subscription po yung tawag doon. Pero unlimited naman po ang gumawa ng Google account. Kaya, ayun, pwede po tayo gumawa. For the sake of our storage. So, konting trivia lang po yun at pwede na po tayo mag-proceed sa ating lecture. Yan po ang proper uploading, then proper saving po from our Medibang Paint Pro na app po. So, proceed na po tayo sa ating topic. So, last time ay marami na po tayong na-tackle. Pero ang una po natin na na-tackle ay ang line art. Kung paano po tayo mag-stroke. Ayan, kung ano yung mga kailangan natin na gawin. Pero ang isa po sa talagang kailangan natin na intindihin na konsepto ay yung layering. Yan. In digital illustration, layering refers to the technique of stacking different elements or parts of an artwork on separate layers, like sheets of transparent paper is stacked on top one another. So sinasabi po rito na ang layering, it consists layers po. Yan. Sabi niya po dito, like sheets of transparent paper. So, parang nakaganyan po siya. Okay? Each layer can contain different parts of the artwork, such as the background, shading, line work, or colors, allowing artists to edit one part without affecting the rest. So, totoo po yun. Each of layer, pwedeng-pwede po yun gamitin. Depende sa kung ano yung pagkagamitin niya. Halimbawa, meron pong layer na pang line art. Meron din pong layer na for hair, 'di ba? Meron din pong layer na pang kulay ng balat or tinatawag po natin na shadings, at meron din pong layer for our background. Ayan. Ang technique lang naman po doon or your logic lang naman po doon. Syempre, kung sino yung mas nasa taas na layer, siya po yung nasa pinakaharap. Okay? Ngayon, pag sino yung nasa pinakababa na layer, siya rin yung nasa likod.
So, kung tatanungin po natin ng ating sarili, kung mag-drawing man tayo, syempre, ang kung mag-design man tayo ng background or maglalagay tayo man ng background sa mga artwork natin, syempre po, ang magiging place po ng layer na nun is sa baba, which is sa likod po siya, or background. This way, if you want to adjust the color of a character's clothing or add shadows, you can do without disturbing other parts of the illustration. Layering gives more control, flexibility, and organization when creating complex digital artwork. So, totoo po yun. Pwedeng-pwede po tayo gumamit or magsulat na kung ano-ano or mag-design na or magdagdag ng design regarding to artwork nang hindi nasisira, nang hindi nakakasira. Okay? Kasi pwede mo yun delete-in, then pwede mo rin siya ibahin, then pwede mo siya i-hide. Yan. Kung nag-guess po natin yung mga term na yun. At mamaya, maano natin yan, ma-apply po natin yan. At mas alam po natin yan na matututunan kapag tayo na rin po mismo yung gumagawa ng ating mga illustration. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipo ng line. Sa tahanan man o saan ka man, naroroon tunay. Kaalamang makalangit at biblical na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos, tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya sa Mobile Bible School. Ito'y abot kamay nga sa bawat aralin. Tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya sa Mobile Bible School. Ito'y abot kamay na sa bawat aralin. Tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya sa Mobile Bible School. Ito'y abot kamay na sa bawat aralin. Tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y nagwawati. Para sa kaluhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa kanyang biyaya, tayo'y nagmamahal. Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayo umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.